Isang paalala lamang, mga kaibigang dog lovers. Alam nyo ba, marami ng mga dog owners ang nagsisi, matapos makabili ng mga Merle, at lalo na ng mga double Merle puppies sa mga pet shops at maging sa mga irresponsibleng dog breeders. Ilan lamang sa mga ito ay ang mga Merle American Bully, Merle French Bulldog, Merle English Bulldog, Merle Dachshund, at marami pang ibang dog breeds na mayroong Merle gene. Nakakalungkot isipin na maraming mga irresponsibleng dog breeders, na ang gusto lamang ay ang kumita ng malaking pera. Pero wala namang pagpapahalaga sa kanilang mga aso at maging sa kapakanan ng kanilang mga buyer. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit kinakailangan na maging maingat sa pagbili ng mga Merle puppies at ano ang mga dapat nating malaman para hindi tayo magsisi sa huli. Bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ba ang tinatawag na Merle. Ang Merle, na kilala rin bilang Dapple sa ilang breed, ay isang kakaiba at natatanging pattern ng balahibo ng ilang mga aso. Ito ay hindi regular na hugis ng mga patch ng diluted pigment at kulay sa balahibo ng mga aso. Ito ay sanhi ng pagkakaroon nila ng Merle gene. Ang bawat aso ay may dalawang kopya ng genes. Isang gene na minana nila sa kanilang dam o nanay at isa naman na galing sa kanilang tatay. At dahil ang Merle gene variant ay dominant, ibig sabihin, kailangan lamang ng isang kopya nito, na minana mula sa alinman sa nanay o tatay na aso, upang magkaroon ng mga Merle puppies sa isang litter. Kapag ang isang Merle dog ay ipinaris sa isang hindi Merle dog, may lalabas sa kanilang litter na mga Merle puppies. Ngunit hindi lamang ang tungkol sa coat pattern ng mga Merle dogs ang dapat nating malaman. Dahil mas importanteng pagtuunan din natin ng pansin ang tungkol sa health problems na associated sa Merle gene, may mga siyentipikong ebidensya na nagsasabi na ang Merle gene ay may kinalaman sa napakataas na antas ng mga problema sa mata at pandinig ng mga aso. Sa isang pag-aaral patungkol sa dog Merle gene na unang naitala noong 2006 sa National Academy of Sciences of United States of America, naiulat na 36.8% ng mga Merle dachshunds ay dumanas ng mga problema sa pandinig. Mula sa mahina, hanggang sa kumpletong pagkabingi, natuklasan din sa isa pang pag-aaral, na ang mga Merle dogs ay may mas mataas na antas din ng abnormalities sa mata, skeletal, cardiac at reproductive system, kumpara sa mga hindi Merle dogs. Ang mga problema sa kalusugan ng asong may Merle gene ay hindi kaagad makikita o mapapansin sa unang tingin lamang. Kung titingnan ng isang tuta, hindi agad mapapansin kung siya ay bulag o bingi. Lalo na kung siya ay nakahalo sa iba pang mga tuta. Kaya't marami ng mga dog lovers ang nabiktima. Sila ay nakabili mula sa mga pet shops at maging sa mga dog breeders ng mga Merle puppies na may mga health problems. Huli na nang malaman nila na bulag pala, o bingi, o may problema sa skeletal, o sa reproductive system ang mga Merle puppies na kanilang nabili. Dahil dito, nagiging mas mahirap para sa kanila ang alagaan o matrain ang mga ito. Sinasabing ang pag-aalaga ng aso ay hindi madali dahil kaakibat nito ang maraming responsibilidad. At ang mga responsibilidad nga na ito ay nagiging mas mahirap pang lalo, kung may kapansanan ang mga asong ating mabibili at aalagaan. Mahirap mag-alaga at mag-train ng aso, kahit pa nga ito ay normal na nakakakita at nakakarinig. Pero nagiging mas mahirap pang lalo ang mag-alaga at mag-train, kung ang aso ay bulag o bingi o may iba pang kapansanan. Hindi naman lahat ng mga Merle dogs ay may kapansanan. Marami ring mga Merle dog ang malusog, lalo na yung hindi naman mga double Merle. Ngunit hindi rin may kakaila, na napatunayan na sa mga pag-aaral na marami talagang mga health problems ang associated sa mga Merle dogs. Kaya't para makasigurado, dapat lamang tayong maging maingat kung tayo ay bibili ng mga Merle puppies at lalo na ng mga double Merle puppies. At isa pa nga sa mga dapat nating malaman ay ang napakalaking problema ng Merle-to-Merle breeding na ginagawa ng ilang irresponsibleng dog breeders. Dahil ang mga health problems ng mga kaawa-awang mga aso na may Merle gene, ay mas lumalala pa, at mas tumataas pang lalo, kapag ang dalawang Merle dogs ay pinagpares, o pinagbreed. Dito, nagkakaroon ng tinatawag na double Merle. Ang mga tuta na may double Merle gene ay may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng mga isyu sa kalusugan. Kung ang may mga Merle gene na dachshund ay nakitaan ang mataas na antas ng pagkabingi na umaabot sa 36.8%, mas lalong nakakagulat ang natuklasan sa mga may double Merle gene,
na umabot sa hanggang 54.6% na posibilidad na magkaroon ng problema sa pandinig. Bukod pa sa mga problema sa mata, ilan sa kanila ay dumaranas ng microphthalmia, kung saan ang mata ay mas maliit kaysa sa normal. Sa ilang mga kaso, lumilitaw na parang wala silang mata o yung tinatawag na anophthalmia. Meron ding iba na may mas maliit na mata na humahantong sa iba't ibang antas ng paglabo o pagkawala ng paningin. At kahit pa nga ang isang Merle dog ay hindi teknikal na bulag o mukhang normal at walang problema sa mata sa unang tingin, maaari pa rin itong mahirapan kung siya ay magkakaroon ng eye condition na madalas din sa mga Merle kung saan nagiging sensitibo ang mga mata sa liwanag. Tunay ngang kaawa-awa talaga ang kalagayan ng mga Merle dog at mga double Merle dog na may kapansanan. Ang nakakabahala, magpapatuloy pang dadami ang mga katulad nila, hanggat may mga irresponsibleng dog breeders na patuloy na gumagawa ng double Merle breeding, o yung pagbreed ng parehong Merle dogs. Nakakalungkot isiping sa kabila ng mga health problems na kinakaharap ng mga asong may Merle gene, lalo na yung may mga double Merle gene, patuloy silang pinagbibreed ng ilang mga dog breeders. Thank you for watching.